I take it with a chair. Good morning, everybody. Anyway, I'm here also to listen to what is really happening. Medyo malala na po talaga yung sitwasyon ngayon. Yun, may nabasa kong kahapon po, may news article na lumabas sa Madam Chair, the 10 Philippine Airlines crew were arrested for smuggling of onions. No, na ito'y eye-opener na. No? Ganun na kalala ang ating sitwasyon. Ako po, I am familiar also with airline crew. Kasi nagdadala yan madalas na kanilang pasalubong sa kanilang pamilya dahil ang asawa ko rin, dating flight stewardess. And if you would, Madam Chair, kung titignan niyo yung facts, no, nakita ko po yung listahan. 40 kilograms yata total. 10 crew members. Nakita ko rin yung listahan. Quantity, 1.5 kilograms, 2 kilograms, 3 kilograms, 1 kilogram, 2 kilograms, 4 kilograms. Karamihan, lemons, onions, strawberries, blueberries. So these are all personal consumption. My point is, Madam Chair, kung ganito nakalala, ibig sabihin ay mga palko nagdadala yan eh, ng pasalubong or personal for personal consumption. Dati mansanas, ubas, pabango, sapatos, ngayon po sibuyas na ang kanilang pinapasalubong sa kanilang pamilya. So this is really already a cause for alert. At ako nalulungkot ako, Madam Chair. I would like later to ask questions on the updates on our anti-agriculture smuggling law, which we passed in 2016. Kung ano na po nangyari, nakakalungkot, no? Pag nag-uusap nga kami ni Idol, ay cartel, middleman, smuggler, o mga protector. Ito na, ito yung mga nagkukos ng ano, itong sanhi kung bakit tumataas ang presyo ng biglas, asukal at iba pa. So, I'm here to ask, to listen first and we will ask questions later. Pero, ako, eye-opener na po ito para sa akin. Na yung mga PAL crew, nakakaawa. 2 kilograms, 1 kilograms with a value of $100 and $150. 4,000 pesos, eh, million-million yung nakakalusot sa smuggling at iba pa. Di ba? Ito, papatulan natin. Pero yung mga big time na cartel, smuggler, protector, nakakalusot. I feel bad, Madam Chair, because as we author, hindi mahirap, hindi madali magpasa ng batas. The anti-agriculture smuggling law was designed to protect our farmers. Lahat. Nang sa bigas, sa asukal, sibuyas, lahat na po, bawang. 6 years after its enactment, parang wala pa akong naririnig na big time smuggler na napapakulong. Ang nakakalungkot, itong ating pinuteriya, Philippine Airlines crew, na tagto 2 kilograms, 1 kilogram, pero yung mga container na nakakalusot, eh parang may pampabulag ba tayo, may pampalabo na mata? Ano ba nangyayari sa atin? So Madam Chair, that's all. I think this is an eye-opener na sabi ko nga, sa halip na mansanas at ubas, sibuyas na ang pampasalubong ng ating mga airline crew para sa kanilang pamilya. So yan ang ating sitwasyon sa ngayon. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, okay. Last na lang to. Ito yung address ko sa Bureau of Customs kasi habang sinasabi ni Senator JV, uminit ang ulo ko eh. Bureau of Customs, pinanghuli niya itong mga airline crew na binanggit ni Senator JV. The heck? Inarang niyo na pangpasalubong lang. Eh bakit yung mga malalaking big time smugglers na paulit-ulit na binabanggit, binanggit lang kanina ni Madam Cynthia. In fact, it's on the article. It's on the article. And I did mention that also several months ago. Bakit yung mga iho de Blanc hindi niyo pinag-uulat, pinagkukulong? O bakit? E samantalang itong mga small time na mga airlines crew, pinagharang nyo. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit di ba? Pinahiyaan nyo pa. E bakit hindi nyo, ano sila, Tan, ano bang pangalan mo ulit, ma'am, ano, Cynthia? Leia Tan. Oh, don't tell me, hindi nyo kilala yon. Kilala nyo, kilala siguro yung mga mata nyo, natapala ng salapi. Leia Cruz, Manny Tan, Michael Tan, meron pang si Siang, ano ba yung Yang? Yang, Bong, Bang? Ama? Oh. Manuel Tan, oh. Un Diamante, Andrew Chang. Andrew Chang, bakit hindi ng panguli ninyo?
Pwede ito mga airline crew na mga small, well, hindi na mga small time, hindi ka pang pasalubong lang yun. Bakit yun ang pinanguli ninyo? Hindi yung dapat parangunin ninyo yung mga big time. Bakit hindi yung parangunin? Eh, siguro, nasa opisina nyo palagi. Kakapit-kapit nyo. This is unacceptable. Madam Chair, I'm sorry, nakakain na ulo na, nung magbanggit si, ngayon ko lang nalaman ito kay Sen. JV na yung airline crew pampasalubong, dati-dati, mga pabango, mga ubas, mansanas, pampasalubong sa pamilya. Ngayon si Buwes, ganyan sila kadesperado. So, pampasalubong sa pamilya. Tapos huliin pa, pinahiya pa ba? Oo. Ang problema, Idol, naka-airline uniform sila. Siyempre, naano rin yung airline mismo. Diba? Kayo dyan sa, ano, ang kakapil na mukha ninyo. Ninahiyan niyo pa itong airline crew. Pampasalubong ang sana sa pamilya. Huli yung mga big-time smuggler na binanggit mo, ano, Senator Cynthia, na kinote niya from the newspaper, yung article ni Darius Bundok. Nagbanggit ako dito several months ago. Yung paghuli, hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Oh, tapos yung airline crew, pinaghuli niyo, pero yung mga big time, hindi niyo pinaghuli. Ano nangyari? Diba, I'm sorry, Madam Chair, kung ako po nagalit, dahil ito mga small time, ito mga maliliit, na pampasalubong lang sa kanilang pamilya, huli-huli at papahiyain. Pero yung mga big time, hindi na pinaghuli. Siguro kainuman yung paggabi-gabi. Baka copy niyo. Talagang cartel daw na alam naman daw ng Department of Agriculture. I want to quote from article written by Jarius Bundok of the Philippine Star. Meron dito siyang listahan na ito daw ay based on the intelligence report from what they got from the Senate hearing during the last Senate. It's Leia Luz Cruz operating in Cagayan de Oro and MICP, Manuel Tan, CDO, Subic and Batangas, Jun Diamante, CDO, Andrew Chang, MICP, Port of Manila, Batangas. None had been indicted. And on December 27, Agriculture Assistant Secretary James Layug requested Customs to issue alert orders and joint 100% inspection of all cargoes of six consignees, Victor JM Enterprises, Tagulod International Consumer Goods Trading, Aster Semed Aggregates, Bineta Consumer Goods Trading, Lalavi Aggregates Trading, and SB Express Logistic Business Solution. Alvin Enciso, Customs Intelligence and Investigation Head at MICP, endorsed it to District Collector Arnold Famor. No word from Customs Commissioner Yogi Ruiz about the red alert. Rush imports dismay onion farmers. Bureaucrats of cartel smuggler have tricked our agriculture about this. The Federation of Free Farmers Chairman said, farmers are being punished for high onion prices caused by criminals. They should instead be helped to recover from last year's severe typhoon and expensive fertilizer and fuel instead of losing their market because of high prices. Okay, so yun ang comment ng article dito for the information of the Department of Agriculture.